Pinay dumpster diver si Rona Inday Roni. Paano ba ito sinasabi, Inday? Melosh, Meloche? Melosh po. Melosh. Hi, hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, magandang hapon. Inday Roni. Ay, ano oras na dyan? Nasa Florida ka, di ba? Opo, alas 4:50 na po dito. Nang hapon ka, alas 5. Nang hapon. Ah, hapon. Oo, nang hapon. I mean, umaga po, ma'am. Sorry. Madaling araw. Madaling araw po. Oo, maaga ka namin nagising. Sorry. No problem, ma'am. Pasensya ka na. Yan. Sige. Ano nga ba itong dumpster diving na ginagawa mo, Inday Roni? Itong dumpster diving po, yun pong kayo po ang pumupunta dun sa basurahan, dinadive nyo po, ginukuha nyo po yung mga pagkain, mga gamit na mapakinabangan pa po. Inay ko po! Yung parang malalaking basurahan na yung saan tinatapo ng mga residente, ng mga dun shop nagdadive, pinapanood. Ano naman ang mga nakukuha mo doon, Inday? Mostly po is mga pagkain, mga prutas, mga carne, mga... Carne? Naka-canned goods. Yes po, ma'am. Oh. Lahat ang dami. Pupunta po lang sa supermarkets po, and then... Ah, yun yung basurahan ng supermarket? Yes, yung basura na malaking basurahan talaga. Parang nasa 8 feet, ganon kalaki. Okay, hindi ka ba natatakot at baka contaminated na itong mga pagkain na ito? Hindi po, ma'am, kasi nakasiparate po sila ng bag at saka naka-box po. Yung mga trash bag, separated po kasi yung mga trash bags. Bakit nila tinatapon kung okay pa? Mostly yung mga tindahan, yung hindi nila dinidisplay the next day, tinatapon na po nila. Kasi like example... May shelf life. Yeah, sa isang nakabag po kasi like mga orange, sa isang bag na orange, kahit may kunting bulok na like isa, tinatapo na po nila yan. Kasi yung isang bag na orange, marami po siyang laman or apples. Kahit may isang bulok doon na kahit kunti lang, dinidispose po nila yon. So, lahat. So kasi baka mahawa yung iba, yung isang bag na yung itatapo na. Yes. So all the rest, okay pa? Yes. Okay. Pero Rona. O, si Rona. Galing na yung sa basura. So, halo-halo na ang ano nun, ang laman. Hindi ba may mikrobyo na yon? Kahit ba naka-plastic pa yun? Hindi po siya halo-halo, ma'am. Nakasiparate po sila. Yung trash bag talaga na sa market, siparate yung kanilang basura sa mga pagkain na tinatapon at siparate din yung mga personal trash po. So, minsan nakalagay po sa bag, sa box, malaking box po, makikita nyo po doon na nakaano din. Baka naman din, sinasadya nila yun, Roning, dahil alam nila na may kukuha na katulad nyo. Hindi po nila sinasadya, ma'am, kasi like example, mga naka-boxes na mga pasta, naka-boxes na mga cookies, may kunting dent, may kunting punit lang yung box, at sa loob po is naka-plastic pa, tinatapo nila. Kasi hindi na po kasi yun mabibenta, ma'am, dito. No, what I mean is, sinasadya nilang itapo ng maayos dahil kasi alam nila na may kukuha. Pwede kaya yun, hindi rin. Hindi rin, ma'am, hindi. Ay, talagang tapon lang talaga sila. Tinatapon lang nila, ma'am, kasi nga hindi na sila madi-display sa tindahan. Tinatapon lang nila. That's how they do it, ma'am. Dinidispose nila po. Okay, tapos, okay. Anong ginagawa? Paano ka umaakyat? Sorry. Paano ka umaakyat dun sa loob? Kasi ang laki nun at malalim, sabi mo, mga kahit 8 feet. So, may dala kang hagdan o ladder. Tapos, dadive yes, ma'am. Yeah. So, meron po kaming dala. Dapat po kayo naka-boots, naka-gloves, and may flashlights. Then, umakyat po kami doon sa loob. So, gumawa po kami ng paraan paano po maka-akyat sa loob at makalabas po. Kasi ang malaki po siya. Pwede kang malunod doon. Pwede kang malunod. Pinapanood ko yung video niya. Grabe. Ilan ang height mo? 5'2 po ako. Talagang mas malaki pa sa akin. Sabi mo kami, may mga kasama ka, Roni? Yeah, may kasama po ako, ma'am. Sino-sino kayo? Si Abby po, ma'am. Si I-French po kasama ko. Kami dalawa, ma'am.
Kapitbahay, kaibigan ko po. Ah, kaibigan. No, friend po kami, ma'am. Kami pong dalawa yung pumupunta doon sa dumpster diving. Tapos okay, naghahati kami kung ano yung mga nakukuha namin. Well, anong ginagawa? Anong ginagawa niyo sa nakukuha niyo? Kinukonsume po namin everyday and then yung mga extra. Pag sobra-sobra. Pag sobra-sobra, binibigay namin sa mga kababayan namin Pilipino dito at saka mga kapitbahay, mga kaibigan ng ibang lahi, yun. Binibigay po namin at dinodonation din namin. Most of them is we donate, lalong-lalo na po yung mga magagamit pa na hindi pagkain, yung mga gamit po. Mm-mm. Pati ba clothes? Kasi di ba sa supermarket may mga clothes, undergarments, mga t-shirts, meron din. Hindi ba meron mga kitchen wares? Kitchen, pots and pans and all. Kitchen wares, mga damit, meron din kaming mga nakukuhang mga vacuums, mga gloves, mga mask. Malita, kahit ano po. Pati sa Amerika, pati kama, di ba? Microwave. Kama, marami. Sofa. Alam nila. Sorry, Maya. Follow up lang to. So, yung mga pinagbibigyan nyo at ng pamilya, alam nila na galing ito sa basurahan. Quote and yes. Yes po, ma'am. Alam. Nakapadala na po ako dyan sa Pilipinas na para sa mga kababayan kong ano, dyan sa Pilipinas all over, pinagpamala na po ako ng balikbayan boxes. Like 11 balikbayan boxes. Nagustuhan naman nila. Yun po yung mga nasishare ko dyan. Ete ka muna, paano ka ba napunta dyan sa Amerika? Ang asawa mo ay siyempre foreigner dahil Meloch. 2009 po, yung pen pal ko po noon is pinetition niya ako for fiancé visa. Kaya nakapunta po ako dito. Pero ito si Chris, ma'am, is my second husband po. Ay, walang bahaba ng buhok. O, second husband ka pa. Nakapangalawa pa. Inay ko, ay anak ka. Yes po, meron. Isa, 2 years old, si Christiana. Eh, dun sa una? Sa una po, wala. Ah, wala. Ah, okay. So, kaya ka nakapunta dyan dahil sa fiancé visa. Ano naman ginagawa mo dito sa Pilipinas bago ka pumunta dyan? Well, yan, dyan sa Pilipinas, magsasaka po yung family ko bago ako napunta dito. Yun po yung ginagawa ko. So, habang nag-apply ako ng trabaho, hindi pa ako pinala dyan sa Pilipinas hanggang napunta pa ako dito sa US. Wow. Teka, ano bang sabi ng asawa mo? Ano sabi ni Chris? Tungkol sa ginagawa. Alam ba niya yung dumadive? Ng basura? Yes. Alam po niya na nagda-dumpster diving ako. Support naman siya sa akin sa mga ginagawa ko. Like pag uwi ko nga, sabi niya, anong dala mo? Oh, excited. What you got there? You have cookies, chocolates, ganon. Kasi mga cookies, mga chocolates, tinatapo nila. So, ang daming laman. Kaya mga cookies and chocolates ang dami, ma'am, kaya siya na-enjoy siya. But suportado naman siya sa akin, sa aking ginagawa, kasi alam din naman niya na maayos pa yung mga pagkain, mga gamit na talagang magagamit pa, mapakinabangan sa. So why not put into use po? At saka yung mga food namin, kinukonsume namin po dito sa family ko. Anong trabaho ni Chris? Mayroon po silang family business, ma'am. Lawn mowing family business. Lawn mowing. Ah, okay. Magkano bayad doon? $8 yata an hour? Ano na yata ngayon? Ang ano po, ma'am? Yung paglo-lawn mowing. Per hour. Hindi po. Ano po sila, ma'am? Sila po yung nagtindid na ng mga machines. Ah, lawn mowers! Nagbibenta ng... Ng lawn mower. Nagbibenta ng lawn mga equipment po. Yung mga malalaking equipments. Sila po yung mga nagtitinda doon. Wow! Meron ako nakita ng video, the wins niya, nakalagay doon, jackpot, thousands, ganyan. Paano mo masasabing doon ka-jackpot ka sa dumpster diving mo? Ano ang nakaka-jackpot doon? Jackpots po, ma'am, like one time nakuha din. Marami kaming nakukuhang mga like bundles of orange, bundles of foods. Meron din kaming makakuha na like sa isang basura, meron kaming mga watches, yung mga mamahalin na mga relos. Bakit tinatapon ang relo?
yung robot. Kasi mamahalin po kasi it costs like $300. Wow. $400 yung mga watches. Kahit maliit siya, ang ganda po parang ano. Yung bakit tinatapon? An open box pa po siya, ma'am. Hindi din namin alam kasi nga mostly din yung mga customer na nire-return nila yung mga gamit na yon, hindi na binibenta ng tindahan. So, hindi namin alam. Wow. So, mga jewelries, nakajakpat kami ng mga mararaming jewelries.